So ayan po, nagbabalik ang kasosyo sa negosyo. Ngayon naman po ay gagawa naman po tayo ng experiment uli. So titingnan po natin kung ano ang pagkakaiba ng cassava cake na steam tsaka yung dinake na cassava. Okay, so meron ako ditong kalahating kilo ng ginagad na kamuting kahoy. So take note po, kalahating kilo po ito. So ang una po natin gagawin dito ay pipigaan po natin siya ng may makuha tayo ng katas na nasa 1/4 cup. So hindi po natin ito pipigaan na totally kasi syempre mawawala naman yung natural na lasa ng kamuting kahoy. So ayan, mga 1/4 cup na po ito. And then next step po na gagawin natin ay susukatin po natin ito using cup. So kasi yung iba po nagtatanong kung yung kalahating kilo bang ginagad na kamuting kahoy ay ilang cup ang katumbas. So ito po ay tatakalin po natin mga kasosyo kung ang kalahating kilo ba ay ilang cup. Okay, so ayan na. Ang kalahating kilo po ay 2 1/4 cup na ginagad. And then lalagyan po natin ito ng kalahating lata ng 370 ml ng evaporated milk. And then kalahating lata rin po ng 390 grams ng condensed milk. So madali lang pong tandaan. Kalahati, tagkakalahati, kalahating kilo, kalahating lata ng evap, kalahating lata ng condensed. And then 2 tablespoons ng melted butter. So haluin lang po natin ito para mag-mix silang lahat or mag-incorporate lahat ng ating ingredients. So ayan, na-incorporate na po ito. And then lalagyan po natin ito ng isang itlog, buong itlog. So nakakatulong din po ito para maging malambot ang ating cassava cake. So isasalin ko po ito sa small size na llanera. Ito po yung ginagamit ko sa leche flan. So lalagyan ko po ito ng tag-iisang cup ng ating mixture. So ayan po, bali nakagawa po tayo ng 4 na llanera. So, tag-iisang cup lang po yung nilagay ko sa bawat llanera. So, nakagawa tayo ng 4 na llanera. Okay, so tatakpan ko po ng aluminum foil. Itong i-steam po natin. Kung wala po kayong aluminum foil, pwede ko po kayong gumamit ng plastic. 8x11, ipasok nyo lang po yung llanera sa loob ng 8x11 and then ibuhol nyo po. Pwede na. Ang importante po ay hindi po ito matuluan ng mga droplets na nanggagaling sa takip ng ating steamer. So itong dalawa steam natin. Ito naman pong dalawa na llanera ay ito po yung i-bake po natin. So steam po natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Then, so after 20 minutes, ito na po ang ating in-steam na cassava cake. So hinango ko po ito kasi maglalagay po tayo dito ng topping. So ito na rin po yung ating binake. So dito pa lang may pagkakaiba na po ng kulay. Alright, so gagawa po tayo ng pan-topping.
po natin dito. So, isang pirasong itlog, buong itlog. So, ibibit po natin ito. Plus 1/4 cup na evaporated milk and 1/4 cup din po ng condensed milk. And then, mag-grate po tayo ng cheese. Optional lang po mga kasosyo kung gusto nyo lagyan ng cheese sa ibabaw. Pwede namang hindi. Ito kasi kung may cheese po, medyo maalat-alat po yung cassava cake natin. So, ibibake po uli natin ito ng mga 5 to 10 minutes. Ganon din po itong isang set natin. Steam din po natin ito ng 5 to 10 minutes. After 10 minutes, ito na po ang ating in-steam. So, parang wala pong pagbabago ang ibabaw niya. At ito naman po ang ating binake. So, syempre, kitang-kita niyo naman po ang malaking pagkakaiba. So, ayan. Kita niyo po ang pagkakaiba. So, titikman po natin kung ano ang pagkakaiba. Meron nga ba? So, itatob ko lang po ito sa may plastic kasi yung plastic tumutulong po para hindi siya dumikit. So, taste test na po tayo. Ayan, ito, malambot, syempre. At masarap siya. Ayan, ito pong isa. Malambot din, pero medyo makunat siya na parang siksik na malambot. Malambot po ito. So, ayan mga kasosyo. Ang pagkakaiba po, yung in-steam po ay malambot siya na siksik. And then, basta malasa siya, iba po. Parang ma-moisture siya. Ma-moist po siya and then malambot siya. And then ito naman pong binake natin ay malambot din po siya. Yun nga lang, hindi siya kaparehasong in-steam na may moisture sa loob. Na itong binake medyo dry ng konti. Pero hindi naman ganun ka-dry. Hindi naman ganun ka-dry. Pero para po sa akin, oo, mas maganda yung itsura ng binake. Pero kapag tinikman mo naman, mas masarap yung in-steam. Yun po ay para sa akin lamang. So, kung paninda ito for presentation purposes, mas magandang tingnan, mas masarap tingnan ang binake. Pero kung lasang pag-uusapan, kung ako lang po ang tatanungin,
mas masarap po yung in-steam. Alright? So, thank you for watching mga kasosyo. Sana po nakatulong po ang aking video dun sa mga nagtatanong. At kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa aking channel or gusto niyo po ng ganito mga video, ay mag-subscribe ka lang. And pindutin niyo po ang notification bell para updated ka sa mga video ko pa nagagawin. Thank you for watching. Bye-bye!